sa mga naghahanap ng ganitong motor, pang off-road yung datingan, dito na po tayo sa Kawasaki KLX 150. Lamang na lamang to mga idol kasi yung headlight niya naka-LED na po. So what's up mga idol, Chris Ride Moto Vlog nga po pala. So for today's nandito ngayon tayo sa Duwiksam. Idol, meron po tayo ditong Kawasaki KLX 150, yung pinakabago nilang labas. Alamin natin yung spot cast nito tsaka installment update. Alamin na rin natin yung mga nabago sa motor na to. Unahin natin dito sa harapan niya, Kawasaki KLX 150. So ito po yung pinakabago nilang design, bagong labas ng Kawasaki mga idol. So ito yung bagong decals niya mga idol, napakalupit. Ayan, KLX 150. Dito pa lang sa decals niya, napakalupit na mga idol. Ayan, combination ng orange, cyan, tsaka itong KLX na may kunting white din mga idol. Ayan o, napakaganda. So dito po sa harapan niya, mapapansin nyo dito sa headlight niya, may nabago na rin po mga idol. Iba na rin yung design ng head niya. Tingnan yung mga idol, ayan o. Wow. Tapos yung dito sa decals niya, orange saka cyan yung kulay. Yung headlight na ito, pag ganun na po siya, medyo maiksi na sa mga idol. Tapos naka-LED na po yan. Pagdating naman sa signal light niya dito sa harapan, naka-halogen bulb pa rin po siya. Front shock naman na ito, mapapansin yung mga idol, naka-fully inverted na po yan. Kulay gold. So napakalupit. Ito naman po yung front fender niya, kulay cyan. Makapal din po siya. So meron po siyang cover dito sa shock niya. Maganda rin kasi ano, malaki tapos makapal. May decals din po siya dito na cyan tsaka orange. Mas pinaganda po talaga itong KLX ngayon. Excellent. Naka hydraulic disc brake na po ito, tapos naka dual pot piston caliper. Mas makapit po yung ganitong brake. Pagdating naman po dito sa size ng gulong niya ay 2.75 by 21 inches po yung laki ng rim niya. Ang brand naman po ng gulong niya ay IRC, made in Indonesia mga idol. Sobrang lupit talaga mga idol nito. Dito sa side niya, mapapansin yung decals niya, mas pinaganda na rin mga idol. Nandito na po yung 150, tapos KLX, meron po sa ditong X. Yan. Sa engine specs nito, naka 144cc, kutubi exact, 4 stroke, single overhead cam, at naka air cooled pa rin po ito mga idol, naka air cooled. Ayan, naka carburetor pa rin ito mga idol, so madali lang i-maintain. Meron po siyang reflectorized dito para kitang kita po tayo kahit gabi. Ito naman po yung engine guard niya, napakalupit mga idol. Brake pedal niya, ito naman po yung footrest natin, dito naman po yung footrest ng backride. Dito kasi meron pa po siyang kickstart, hindi pa rin po nawala yung kickstart niya. So dito naman po tayo sa brake light tsaka tail light niya. Yung tail light nito tsaka brake light, naka halogen bulb pa rin. Kasama na dyan itong signal light niya, naka bulb type pa rin po siya. So ito naman po yung back fender niya. Medyo maiksi na sa mga idol oh. Dito naman po yung lagayan natin ng plate. Meron din po siyang reflectorized dito na red. Pagdating naman po sa braking system nito sa likod, naka hydraulic disc brake na rin po ito. Then naka single pot piston caliper po siya. Size naman po ng gulong niya dito sa likod ay 4.10 by 18. So 18 inches po yung laki ng rim niya. So di hamak na mas malaki yung nasa harapan. Napakalupit ng stock tire niya, makakapal talaga. Made by IRC, made in Indonesia. Dating naman sa stock sprocket nito, nasa 52 po yung size niya, 52 teeth. And then sa engine sprocket naman ay 14 teeth. Meron din po sa dito maiksing chain guard. Sa shifting naman nito, naka 5 speed po ito. So ayan po, dito po tayo nagsishift. At ito naman po yung footrest natin. Pagdating naman po dito sa handlebar niya, may kataasan din po siya. Kung mapapansin nyo, silver din po yung kulay niya. Dito naman po sa right side niya, mayroon po siya dito kill switch.
at electric start. Dito naman po sa left side niya, nandito po yung choke. At ito naman po yung high beam, low beam, turn signal light. Ito naman po yung horn niya. Ayan po mga idol. Isa sa pinakanabago talaga sa motor na to, itong instrument panel gauge niya. Kung mapapansin nyo, naka fully digital na po siya. Ayan po mga idol, oh. Napakalupit na. So ito po yung fuel tank niya mga idol. Ang size naman po nito ay 7 liters. Okay na 7 liters mga idol. Tapos ito naman po yung upuan niya. Bagong dating mga idol, oh, naka-plastic pa. Ito yung upuan niya. Ganda ng pagkakadesign ng decals niya dito. Tsaka yung kulay niya, yung combination ng kulay niya. Ayan, oh, napakalupit. Dumako naman po tayo sa spot cast tsaka installment update nito. Po tayo nag-inquire sa Duwiksam Inc. Ayan, oh. Lagao Branch, General Santos City. Ang spot cast po nila dito ay 133,500 pesos. Ayan po mga idol, oh. 133,500 pesos. So pagdating naman sa installment update, down payment 15,000, 3 months 40,367, sa 6 months 22,211, 12 months 12,170, sa 18 months 8,822, sa 24 months 7,149, sa 30 months naman po ay 6,145. 3 years, 36 months, 5,475 mga idol. Re-rebits pa po yan ng 200 pesos. 5,475 sa 3 years, rebits 200. So magiging 5,275 na lang to mga idol. Sa mga previous naman po nito, meron po silang free helmet, jersey, TPL insurance, saka 3 years LTO registration. Sa mga new registration po ito, yung 3 years. Unang mapapansin natin dito sa motor na to, yung ilaw niya. Ayan, naka fully LED na po yan. Mas maliwanag na sa gabi. Hindi umiinit yung headlight nito. Mas magtatagal po talaga yung LED mga idol. Yung front shock nito talagang napakalupit. Naka fully inverted na po yan. Sa 133,000 mo. Sulit na mga idol. Isa pa dyan na nabago dito itong instrument panel gauge niya. Naka fully digital na po yan mga idol. Sa CRF natin mga idol, oh, naka halogen bulb pa rin po. So mas advanced po si KLX 150. Sa pormahan, parehas po sila aggressive mga idol. Ayan po. KLX 150, CRF 150L. So ayan, sa mga naghahanap ng ganitong motor, pang off-road yung datingan, dito na po tayo sa Kawasaki KLX 150. Lamang na lamang to mga idol kasi yung headlight niya naka LED na po. So ayan, mas maliwanag sa gabi, mas efficient po, mas magtatagal po yung ilaw nito. Yung makina nito mga idol naka carburetor pa rin po ito. Mas malakas, mas madaling i-maintain sa carburetor yung makina natin. So sa mga naghahanap po ng ganitong motor, available po ito dito sa Duwiksam Inc., Lagao Branch, General Santos City. Harapan lang po ng Robinson's Mall. So ayan, kung may mga ipapa-inquire pa po kayo sa akin na motor, comment nyo na lang po sa comment section ng ating video. Kung hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, please subscribe na po kayo mga idol para lagi po kayong updated sa ating price tsaka installment update ng ating mga bagong motor. So ayan, Chris Ride Motovlog po. Ride safe po tayo palagi and God bless you all. Thank you!